Isa siya sa pinakapopular na manlalaro sa PBA. 4-time PBA champion at kauna-unahan at nag-iisang rookie MVP sa kasaysayan ng liga. Walang iba kundi si Venancio Johnson Paras Jr. o mas kilala sa tawag na Benji Paras. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa ating Buhay PBA segment. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, siguraduhin mag-subscribe para wala kang mamintis na bagong trivias natin. At shoutout din sa ating mga kabasketball na sina Zane Fajardo, Poe Hilongos, Dilots Army, Gilier Dimla, RJ Viagedor, Ronald Silok, Alhom Platon, at Mark Relly Quizon. Si Benji po ay tubong Santa Mesa, Manila, may lahing Amerikano kung saan nakuha niya ang kanyang height. Sa murang edad pa lang ay nahilig na ito sa paglalaro ng basketball. Kaya naman minsang naglalaro ito sa ligang labas ay napansin siya ng isang scout ng San Beda at agad itong inalok na mag-tryout kung saan agad naman siyang nakuha at naging varsity player ng San Beda High School Basketball Team. Dito ay naging kakampi niya ang mga future PBA stars na sina Eric Altamirano, Dindo Pumaren at Ronnie Magsano. Dito ay agad siyang hinangaan dahil bukod sa tangkad ay mataas din itong lumundag. After naman ng kanyang high school ay kabi-kabi lang naglalakihang eskwelahan ang nag-offer sa kanya ng scholarship. Ngunit sa buyo na din ng coach ng UP na si Joe Lipa at ang mga dating kakampi sa San Beda na sina Eric at Ronnie na noong mga panahon na yon ay nag-aaral na sa Universidad ng Pilipinas ay ito na ang kanyang napiling paglaruan. Naging mailap naman sa UP ang kampiyonato sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa pagdating ni Benji ay nasungkit agad nila ito, ang 1986 UAAP Championship. Pangalawa lamang ito sa loob ng mahigit 80 taon. Dahil nga dito ay lalong umugong ang pangalang Benji Paras. Kaya naman hindi katakataka na pinag-aagawan ito ng mga teams sa Professional League. 1989 ang ma-draft siya ng nooy team ng Formula Shell bilang first pick overall. At sa team na ito ay muli niyang nakasama ang kanyang dating teammate sa high school at college na si Ronnie Magsano. Sa kanya pa lamang unang taon ay agad niyang pinahanga ang mga manonood ng pangunahan nito ang madaming istatistika sa liga kagaya ng scoring, blocks at rebounds. Dahilan ito para siya ang mahirang na Rookie of the Year, bukod dyan ay siya din ang itinanghal na Most Valuable Player. Dito ay ginuhit niya ang bagong kasaysayan bilang kauna-unahan at kaisa-isang Rookie MVP ng PBA. Nang sumunod na taon naman ay nakamit na niya ang kanyang unang kampiyonato. Bukod dyan ay napabilang din siya sa ating national team na lumaban sa Asian Games na nagkamit naman ng medalyang pilak. Taong 1992 nang muli niyang madala ang kanyang koponan sa kampiyonato, nga lang ay nang kasunod na taon ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang kontrata, dahilan upang panandalian nitong lisanin ang liga at mag-focus muna sa pag-aartista. Makailang pelikulang katatawanan nga din ang kanyang pinagbidahan na lalo pa nga nagpataas ng kanyang popularidad. After naman ng isang kumperensya ay muli itong nagbalik sa hardcourt, ngunit kapansin-pansin ang bahagyang pagbaba ng kanyang laro, marahil dahil na din sa pagiging abala niya sa basketball at sa mundo ng showbiz. 1995 din ang magwagi si Paras sa PBA Slam Dunk Contest at itong taon din ang maging karelasyon niya ang teen actress na si Jackie Forster na nooy 15 anyos lamang. 10 taon nga ang kanilang agwat sa edad. Nagkaroon siya dito ng dalawang anak, si Andre at Kobe na sa ngayon nga ay may kanya-kanya na ding basketball at showbiz career. 1996 nang muling makapasok sa finals ang kanyang team kontra sa Alaska Milkmen na nooy naghahangad ng Grand Slam. Hindi man pinalad ang kanyang koponan na manalo ay nakabawi naman ito makalipas ng dalawang taon upang sungkitin ng 1998 Governor's Cup title. Nga lang ay hindi na niya kakampi ang kanyang best friend na si Ronnie Magsanok dahil nga sa na-trade na ito papuntang Santa Lucia sa paumpisa ng taon.
1999 naman nang makuha niya ang kanyang unang best player of the conference kung saan tinalo pa niya ang mga naglalakihan at nagdiliksihang mga Phil-Ams. At nang taon ding ito, muli siyang nahirang na most valuable player. Ikalawa ito sa kanyang 14 years PBA career. ...1999 All-Filipino Cup nang matikman niya ang kanyang ika-apat at kahuli-hulihang kampiyonato. At ng mga sumunod na taon na ay unti-unti nang naglalabasan ang mga injuries ni Benji, dahilan naman upang magmintis ito ng maraming laro. Sa edad lamang na 34 ay minabuti na nitong magretiro sa paumpisa ng 2003 PBA season. Ngunit bahagya pa itong bumalik at naglaro pa ng isang komperensya para sa team ng San Miguel bago tuluyang inanunsyo ang kanyang pagre-retiro sa paglalaro ng basketball. Kabilang po si Benji Paras sa 25 Greatest PBA Players at napabilang din siya sa PBA Hall of Fame noong 2013. Mga karangalang nararapat lamang sa kaisa-isang rookie MVP ng liga. After magretiro ay itinuon na nito ang kanyang focus sa pag-aartista kung saan ilang pelikula at sitcom pa ang kanyang nagawa. Bukod dyan ay naging abala din siya sa pagiging host at pagko-coach, naging assistant coach ito ng kanyang dating eskwelahan na San Beda at saksalukuyan nga ay assistant coach din siya sa UP basketball team para sa UAAP. So yan po ang istorya ng buhay basketball ng Tower of Power ng PBA na si Benji Paras at sino-sino namang PBA players ang nais ninyong pag-usapan natin sa susunod. I-comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin isa-isa. Huwag ding kalimutang panoorin ang mga naunang istorya ng inyong mga paboritong manlalaro sa ating Buhay PBA Player segment. Ang link po papunta sa kanila ay nasa baba lang ng video description. Manatili pa rin nakatutok at mag-subscribe sa ating channel para araw-araw may bago kang PBA trivia at story mula sa akin. Hanggang sa muli!